lang natin ang korte. Yes. So, let us settle all these problems na pwedeng ma-settle. Okay. Di ba? And then move on na lang. Updates. Payo ng abogadong lolo ni Denise sa nangyari sa kanila ni Bong, mag-settle na lang sila at mag-move on. Sana'y maareglo na lamang ng TV host at komedyante na si Bong Navarro at ng dating modelo na si Denise Cornejo ang problema nila sa korte. Sa panayam sa lolo ni Denise na si Attorney Axel Gonzalez ng TV Patrol, ay nasambit niyang sana'y magkaroon ng ariglohan ng apo niya at si Bong dahil pareho naman silang may case sa isa't isa. Kung ako ang tatanungin as a lawyer, hindi ko pinangungunahan si Attorney Howard Caleha, but as a lawyer, pareho silang may career. Dapat isettle na nila ang problema. Because may RK si Denise kay Bong. Si Bong naman, may serious detention sa kanila. So what will you do? Ang punto is tulungan na lang natin ang korte. Let us settle all these problems na pwedeng ma-settle, di ba? And then move on na lang para sa akin. Paliwanag ng lolo ng dalaga. Marami ang nagulat sa pahayag na ito ng lolo ni Denise, kaya ang tanong sa kanya, is this something that you recommended to Denise? No, that is what my personal opinion. Hindi ko i-hold ang grupo, no? Especially, marami yan sila. Para sa akin, dapat siguro mag-settle na lang sila. Mag-move on na lang para matapos na. Kasi ang mga nakikinabang lang dito, mga abogado eh. Katwira ni Attorney Gonzalez. Hindi nagkaroon ng pagkakataong mag-face-to-face sa hearing nila kahapon si Navong at Denise dahil sa pamamagitan ng online dumalo ang aktor at hindi siya nag-plead kaya ang korte na mismo ang nagsabing not guilty ito. Hininga naman ang reaksyon ng lead counsel ni Denise na si Attorney Caleha tungkol sa opinyon ng lolo ng dalaga pero tumanggi itong magbigay ng komento. Dahil ang usapan daw nila ni Denise ay mabigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya ng aktor na si Bong at wala naman silang napag-usapan tungkol sa areglo. Samantala, nabasa namin ang ilang komento ng netizen sa isang online website tungkol sa opinyon ng lolo ni Denise na kaya raw nagsabi ng ganoon ay dahil nakitaan umano nito na mahina na ang laban ng apo. Anya ng isang netizen, di lumabas din ang motibo bakit nag-ingay si Denise. Napapa-question ako kasi lolo yan eh. Kung totoong naaagrabyado yung apo niya, he'll do everything para maparusahan yung nag-agrabyado sa apo niya. Just saying. Sang-ayon ng isang netizen, hindi naman siya kasama sa gulo. Nakitaan siguro niya na mahina na ang laban nila.